Yung buto ng papaya natin ay isang mabisang paraan para pang ano natin, pampurga. Haluan natin ito ng Integra 1000. So guys, tingnan yung ating buto ng papaya. Malapit na nilang maubos. So may ano pala tayo dito. May bagong pisa na naman tayo. Bali yung ating itlog ng ating mga manok. Pinalit natin sa o nilipat natin sa pabo na naglimlim kasi naubos na yung mga itlog ng napisa na yung mga itlog ng pabo. Yung pinalit natin yung manok na naman, itlog ng manok. At saka may isang napisa. Ayaw kasi maglabas ng pabo. Kinuha kasi niya natin yung sisiw last time. So yung pabo, balik ng balik. Hindi ko naman kinulong. Pinabayaan ko lang at saka nilagyan ko na lang ng itlog ng manok. So may isang napisa tayo. Pinagat ako. Tusak. So basa pa. Diyan lang muna yan. Bali, nilagay natin dito na sa 23 na itlog ng manok. So guys, sumula na naman dito ngayon. So, ano naman, may bagyong dumating na naman sa ating bansa. Sana hindi magkapaminsala sa ating mga kababayan, lalo na sa mga pananim. So, yung ganina, pinakita ko sa inyo yung pagpakain natin sa ating mga alaga. So, 30 minutes before natin pakainin ng yung pagkain talaga nila, o pakainin muna natin ng pampurga. Yung gamit natin ay buto ng papaya. Hinaluan nga lang natin ng ano, tawag nito, Integra 1000 para kainin talaga nila. Bali yung buto ng papaya kanina na pinakain natin, bali tatlong araw na yon. Mas mabuti sana kung fresh talaga yung ipakain natin, yung kabubukas pa lang ng papaya. Ano yan, bali twice a month ko yung ginagawa pang purga sa ating mga alaga dito. So sa mga hindi din nakakaalam, yung buto ng papaya guys, pwede din natin yung kainin. Yun nga lang, hindi tayo sanay. Ang buto kasi ng papaya ay nutritious din. So pwede din natin ipakain sa mga alaga nating mga manok para yung mga bulate, makontrol natin sa kanilang matyan, papatay. So napaka-importante talaga na gawin nating routine yung pagpupurga ng ating mga alaga. Yung gamit nga lang natin, hindi nga lang medicinal, yung gamit natin ay ano lang,
natural yung gamit natin. Last time, yung pinakita ko, gumamit tayo ng onion, garlic, at saka yung pinakain natin na kalabasa, yung buo talaga, yung liso ng kalabasa. Isa din yung mabisang papatay ng bulate ng ating mga alaga. So, sana gawin yung routine yan para iwas sakit o yung ating mga alaga malusog din, hindi payat. Sa paggamit din ng buto ng papaya, guys, dapat dalawa o tatlong araw natin isunod-sunod natin gamitin yung pagpakain sa kanila ng buto ng papaya para maalis talaga lahat yung worms o mga bulate gaya ng tapeworms or roundworms sa ating mga manok. So, importante din na alam natin kung paano gamitin yung mga natural way sa pagpurga ng ating mga alaga. Pag-usapan din natin ngayon yung mga bawal na ipakain sa ating mga alagang mga manok. So, isa na dyan yung avocado. Kasi yung avocado, pag nakain nila yung balat at yung buto, makain nila, pwede silang mahirapan makahinga. At yung ano naman, laman, kung masubraan, ganun rin, pwede silang mahirapan makahinga at nagkakaresulta ng pagkamatay nila. So, dapat sa mga nagmamanok, ingat-ingat din sa pagpakain na hindi natin alam na pwede nilang ikamatay. So, isa na yan dyan yung avocado. Okay, sana yung avocado, guys, yun nga lang, may toxins nga lang yung avocado. So, bawal talaga sa manok na ipakain. Pangalawa, sa mga bawal na pwede natin ipakain sa ating mga alaga, yung mga candy or chocolates. Iwasan natin na ipakain yung mga ganyang klaseng pagkain sa ating mga alaga o yung mga tira-tirang hindi na kinakain kasi nga pwede din nilang ikamatay o ikasamaan ang kanilang kalusugan o magkasakit sila pag napakain natin ng mga ganyang pagkain. Pangatlo naman, guys, ay yung citrus fruits. So, iwasan natin na magpakain sa kanilang mga pomelo, yung mga tira-tirang pomelo or orange na sira na. Huwag nyong basta-basta pagkainin o mga lemons, mga grapes na mga tira. So, huwag nyong pakakainin ng basta-basta ng ganyang pagkain yung mga manok natin kasi masama din yan sa kanilang kalusugan. So, ingat-ingat din na magpakain ng mga ganyang pagkain. Isa din sa iwasan natin na ipakain sa ating mga alaga ay yung dry beans. So, kung magpakain man galing tayo, dapat luto yung beans para patay talaga yung toxin sa loob ng beans. Kasi kung pakain tayo ng basta-basta na hindi na proseso ng sakto yung dry beans, ganun din, pwede silang makasakit o pwede pa silang mapatay. Huwag na huwag yun din na pakainin yung ating mga alaga ng green potato skins. Kasi pag nakain ng ating mga manok yan, dead ball talaga yung manok, yung patay talaga yan. Kasi yung, hindi ko nagkakamali, yung skin ng green potatoes, may toxin yan na pwede ikamatay ng ating mga alagang manok. So, kung may mga tira-tira kayo na green potato skins, huwag na huwag nyo ipapakain sa ating mga alaga kasi delikado sa kanilang kalusugan. So, isa din yung junk foods. Huwag nyo pakainin yung ating mga alaga na junk foods dahil toxins, toxic din yan sa kanila o pwede silang magkasakit o pwede masira ang kanilang diet o mamayat sila, mayayat o magkasakit o maaari pang mamatay yung ating mga manok niyan. So, ano din yung mga moldy foods or mga routine foods na sira na, huwag na huwag yung papakain kasi delikado din yan. So, sinasabi ko lang sa inyo to kasi kung di nyo alam, pagkain lang kayo ng basta-basta, di nyo alam na pwedeng ikasira sa kanila o sa kanilang lusugan, pwede pa silang mamatay. So, dapat iwasan natin itong mga ganitong pagkain o habit sa ating manukan kasi pwedeng mabawasan yung ating mga alaga at sayang din naman pag namatayan tayo kung hindi natin alam na ng pagkain na pala tayo ng mga pwede nilang ikamatay. So, yan lang yung masasabi ko na dapat mag-ingat din tayo sa kanilang pagkain o pagpakain sa kanila, lalo na kung hindi natin alam na may mga pagkain kasi na bawal sa kanila o mga toxins na pwede nilang ikamatay. So, yan lang muna ngayong araw, guys. Bali, salamat pala sa mga nanood ng ating previous videos. Salamat. Umabot na tayo na 4,600 subscribers. So, salamat sa inyo, guys. Naging parte kayo ng aking channel, Manok Tambayan. Salamat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe at huwag kalimutan i-click ang notification bell
para sa mga susunod na videos. So, bago muna ako magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan na si Ninyo P. Tampus from Jensen. Sir, salamat. Frank Angelo Padilla. Sir, salamat. Advance happy birthday. Joseph Conrad Vitancor from Pangdan Hagna Bohol. Sir, salamat. At sa mga hindi ko na shoutout, shoutout ko na kayo sa susunod. Maraming salamat. God bless at ingat po kayo.